Hello guys, magandang araw po sa inyong lahat. Bago po ang lahat, sana nasa mabuti kayong kalagayan. Ito na naman po ako, meron po akong i-share sa inyo kung paano ko po ginagamot ang aming aso na tumamlay po kasi siya sa pagkain. So ipapakita ko lang po kung ano po yung mga idea namin kung paano po siya painumin ng gamot. So tumamlay po kasi siya kagabi. Tumamlay siya kagabi, ayaw niyang kumain, tapos kahapon, maghapon, tapos kagabi. So ang ginawa po namin, pinainom po namin siya ng gamot kaninang umaga. So ang gagawin po namin, papainumin po namin siya ng gamot. Ang hirap nga pong painumin eh kapag aso, kasi hindi katulad natin tao, nga na lang, saka isusubo ang gamot. Ito kasing aso, ang hirap painumin, kailangan mo pang amuamuin para bumuka ang kanyang bunganga. So dalawa pa po kami ang naghawak ng aso para po painumin. So pagkatapos namin painumin, mga isang oras, pinagpahinga namin. So binigyan po namin siya ng kunting pagkain lang at saka kunting sabaw. Sabaw naman po yung kahit kunting may lasa. Halimbawa sabaw ng nilaga o anumang nilaga, kahit sabaw lang po, pasimsimin po siya. Try po natin siya kung kakain. Isaawa naman po, kumain siya. So hanggang ngayon po, okay na po ang aso namin. Ito po, tunghayan po namin kung paano pong ginagawa yung pagpapainom po ng aso. Ang hirap pong gawin kasi kawawa naman po kapag siya ay nagkasakit. Kasi mahal na po namin yung aso. Iyon nga po nung isang gabi, iniiyakan. Kaya ginawan po namin siya ng paraan. Kasi parang tao din siya na isa rin po siyang bantay sa atin. Kaya gawan po natin sila ng paraan hanggang sila po ay makaligtas. Ito po, tignan po natin kung ano yung mga ginawa namin, kung paano namin siya pinainom ng gamot. Pero bago namin siya pinainom ng gamot, kanina po pinaliguan po namin siya muna. Pinaliguan muna siya, tapos painumin siya ng gamot. Yung gamot naman po ay yung galing po sa veterinary. Yung po ang pangalan niya ay Tyrox. So pinainom po namin siya na isang kalahati noon, tapos inyalo namin sa kanyang pagkain yung kalahati noon. Kaya ito, okay na po yung aso namin. Kaya try nyo rin po, subukan po natin gawan ng paraan ng ating mga alagang hayop para naman po maging mahalaga naman din po sila sa atin at maging mahalaga rin po tayo sa kanila. Alagaan po natin sila na parang tao din, parang kapamilya, kasi katulad din po natin sila na bubuhay dito sa ibabaw ng mundo. Di pa po? So maraming salamat po sa mga nanood at panoodin po natin kung paano namin ginawa ito, yung papaa, kung paano siya pinainom ng gamot. Tara po!
Thank you.